Hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel, BG Mind. Sa video ko ngayon guys, i-share ko sa inyo kung anong step-by-step computation method to how to choose kilovolt ampere rating transformer depend sa particular application na pagkakabitan nito. For example guys, meron tayong circuit pero hindi natin alam kung anong kilovolt ampere rating ng transformer ang kakabit natin dito. What is transformer? Purpose of a transformer is to change electrical voltage into a different value. Meron tayong dalawang klaseng transformer, yung isa tinatawag na step up, na kung saan, for example, meron tayong 24 volt primary up to 480 volts. Meron naman tayong step down na up to 480 volt into 220 volt transformer. The KV ratings of a transformer for a particular application depend upon the phase, voltage, and current requirements of the load. With these three quantities known, the KVA can be calculated. Sinasabi dito guys na itong tatlong to, ito ang pinaka main given. Dapat una natin malaman kung anong phase ba, 3-phase ba o single phase ang ating kakabit, kung anong voltage ang magiging output ng ating secondary, at kung anong current requirements of the load ang ating circuit na pagkakabitan. For example, meron tayong given dito na ang supply natin mula sa ating service provider is 480 volt alternative current mula sa ating distribution transformer. At ang kailangan nating transformer para sa ating circuit is ang output niya 120 to 240 volt alternative current na single phase, at ang ating panel board ay mayroong 100 amperes. So kukuhain natin guys yung pinakamalaking voltahe niya, which is 240 volt. Itatimes natin siya sa 100 amperes dahil 100 amperes ang kanyang panel. I-divide natin siya sa 1,000 dahil ang hinahanap natin is kilovolt ampere is equals to 24 kilovolt ampere. So kadalasan guys, wala tayo makikita sa market na 24 kilovolt ampere transformer. So doon lang tayo didepende sa next to the highest na availability na meron sa manufacturer. So meron tayo ditong table na pagbabatayan based sa libro natin na binasa. Sinasabi dito guys na 25 kilovolt ampere ang available na pwede nating magamit na transformer para sa ating circuit. So ang ikakabit nating transformer is 25 kilovolt ampere. Other example naman guys dito is 480 volts galing sa ating service supply provider. Pero ang kailangan nating voltahe is 120 volts. So need natin ng step down transformer na meron siyang output na 120 volts. May given ba dito na dalawang 220 amperes? Yung isang 20 amperes para sa light, yung isang 20 amperes para sa outlet. Pero sa pag-purchase ng transformer, pwede na natin pagsamahin ng dalawang 20 amperes. So 40 amperes na ang ating given. 120 volt times 40 ampere over 1000 is equals to 4.8 kilovolt ampere. Pero wala naman tayong makikita nyo sa market. So gagamitin tayo ng next to the highest, 5 kilovolt ampere ang ating bibili na transformer. Other example guys, isa machine na sa 480 volt 3-phase electrical motor as an integral part of the machine. The total machine load requirements is 10 ampere at 480 volt. If the building has a 240 volt 3-phase electrical system, determine the minimum KVA 3-phase transformer requires. Dito naman guys, hinihingi naman dito ay ang isang machine, meron siyang 480 volt na motor na 3-phase at 10 amperes. Pero supply ng galing sa ating supply provider is 240 volts. So kailangan natin ng step-up transformer. So sa pagkuha niyan guys is 1.73 dahil ang square root ng 3, dahil 3-phase is 1.73 times 480 volt ang kailangan natin times 10 amperes over 1000 is equals to 8.3 kVA or 9 kVA na transformer ang kailangan natin, 3-phase transformer. Pero may sinasabi dito guys na pwede tayong other option, can be used 3 single phase transformer and to form 3-phase transformer bank. Tama guys, sinasabi dito pwede tayong gumamit ng tatlong single phase transformer. Ano ang advantage ng tatlong single phase transformer? Basta masira ang isang single phase o masunog, kaya atin itong kagad mapalitan kasi mas mura dahil isang single phase lang yung nasira. At yung other dalawang single phase, pwede pa natin siya magamit as a
dalawang single-phase transformer. Sa single-phase transformer are used, the ratings of each transformer must be not smaller than 1/3 of the 3-phase KVA required. Yung 8.3 KVA na computation natin kanina, i-divide natin sa 3 dahil 1/3 lang ang kailangan natin, is 2.8 KVA or 3 KVA each single-phase transformer ang ating bibilin. The transformer bank will have a 3-phase rating 9 KVA. Dahil tatlo siya, 3 times 3 is 9 KVA. So yun guys, dito po nagtatapos ang aking bahagi ng aking kaalaman din sa aking video. Naway meron kayong natutunan na may apply nyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At sana'y lagi tayong ligtas sa ingat sa COVID. At God bless!